guys, good morning. Ngayon guys ay October 25. Dito tayo muna mag-vlog dito sa ating mga baka. Dapat po ay nasa Garcia tayo ngayon. Kaya lang, akatatapos lang ng bagyo, kaya hindi tayo nakapunta doon. At saka malamang sa malamang ay kakaunti naman ang mga dealer na pupunta doon gawa ng may nakapagsabi po sa amin through text na hindi doon sila pupunta kasi nga daw po katatapos lang ng bagyo. At karamihan sa kanila ay maglilinis ng kanilang mga bakuran at ang kalimitan ay ngayon ang mga daan ay not passable pa gawa ng mga puno na nagtumbahan. So ngayon ay dito muna tayo mag-vlog dito sa ating mga baka. Sa mga susunod na araw guys, aasahan nyo na wala pa tayong upload. Gawa ng hindi tayo nakapag-vlog ngayon doon sa Garcia. So tara guys, bisitahin muna natin yung ating mga alagang baka. Kung ano na nangyari dito na pagkatapos ng bagyo. So tara, tayo ay mag-iikot-ikot. At na yung aming maliit na baka ay gininaw daw. Ay kahapon malaksang hangin at ulan hindi napuntahan. So tayo check natin kung kakamusta natin kung okay pa ba. Andito na yung ating partner si ito yung aming baka na si sa palagay nyo guys. Estimate nyo mga magkano na ang presyo nito. Di pa to sagad, bata pa ito. Ito si Garcia. Ayan, nabili namin to sa Paddy Garcia. Isang taong higit alaga. Maliit pa to namin binili. Nakakahalaga to ng 42,500. Ayan, sa palagay nyo, sa panahon ngayon, presyo ng baka, nasa magkano kaya ito. Hindi pa siya gano'ng katabaan, hindi pa sagad ang katawan niya eh. Hindi mo kasi mapilit yung katawan ng baka na kumapal. Hindi siya katulad ng mga baboy na kung gusto mong patabain ay anuhin mo, pakainin mo ng pakainin ito, ay ang baka ay maghihintay ka talaga ng tamang oras niya, ng katawan niya, ng edad niya, para siya ay lumaki, sumagad. So ito, medyo pa siya, pero matangkad siya, mahabang matangkad. Ayan po ay si Garcia. Ito naman yung aming inahin. Si Rosalinda, hindi pa nangangandi, 9 months na. Para siyang napuril noong tag-araw na walang makain. Kasi pumayat nung nakaraan na tag-araw na walang makain. 9 months na ito ng anak. Hindi pa uli nangangandi. Ito, tumabataba na din siya. Siguro sana nga mangandi na ito. Mahaba kasi katawan ni Rosalinda eh. Ayan o. Nakaisang anak pa lang siya. Hey Rosalinda! How are you? Ooh, kilala pa nila ako. Matagal nila ako hindi nakita, pero kilala pa nila ako. Ayan, Sir Salinda yan. Ah, isang anak pa lang siya. Napakaganda ng ano yan. Ayan. Uy, parang malapit ka na mga andi, oh. Ayan, Sir Salinda. Ayan. Magandang dala. Ah, magandang baka. Mukhang malapit ang mga andi pa. Oh. Abang-abang eh, baka ito mga andi na. Ito si Rosalinda, medyo maganda ng katawan. Sana mga andi na uli. So ito naman si Beron. Ito, si Beron. Yan. Nabili din namin to sa Padre Garcia. Nagkakahalaga ng 38,000. 36, mga ganun, hindi ko natanda. Ayan. Nabili namin to sa anak ni Tatay Merong. Ay, alam mo, maganda o. Ang lambi pa lang niya. Tingnan nyo naman, no. Kapal na kapal. Ang lambi ni Merong. Meron pala yan. Yan ang puwet ni, yung puwet, tingnan nyo. O, diba? Ganda ng puwet ni, ni Meron. Isang taong alaga na din namin to. Maliit pa to nung nabili namin. Ayan. Medyo may kamahalan. Pero mabilis siya lumaki guys. Ayan.
Tingin naman, ano? May beron, tingin sa akin. Apo. Pugi-pugi. Ayan. Sasahan nyo guys, wala tayong upload na itong sunod mga araw sa Padre Garcia kasi po gawa nung bagyo. Hindi tayo nakapunta doon, malamang puro mga harang ang mga daan. Ayan. Dito, not possible pa yung iba. Lalo na sa highway, hindi tayo makadaan kasi may mga puno na nagtumbahan. Kasi yung papunta doon na ba papuntang Quezon o papuntang San Pablo, dumadaan kami kasi ng San Pablo, malamang may mga may mga puno na mga nagtumbahan. Kaya next week na tayo pupunta doon. So sana pagbalik natin, nandyan pa rin kayo na mga solid supporters, viewers ko. Ito yung anak ni Rosalinda, si Daniela. Kasi ang tatay nito ay si Daniel. Ay kaya lang babae siya. Kaya ang pangalan niya ay si Daniela. Yan, babae. Anak to ni Rosalinda. 9 months na to. Ay si... Ayan. Yung nagpakasa nito yung aming dating barako na si Daniel. Inahay. Ayan. Itong sa tabi niya ay si ano, si Batik. Ito yung aming susunod na ibebenta. Wawa naman ito aming bakang ito. Ayaw na ayaw ko sana ibenta. Kasi siyempre, malulugi na tayo. Pinipids natin. Ayan. Ito ay nabili namin ng 3,100 noon. Ay yung dalawa na ibenta na namin ng 140,000. Ito ay balitubo na ito. Si Batik. Malaki na si Batik. Pinipids kasi ito. Ayan. Tayo mga magbabaka hanggat maaari eh, ayaw natin ibenta yung ating mga alaga kasi kaya lang no choice tayo. Nakakalungkot ano? Nakakalungkot kapag sila ibenta natin. Ayaw natin makitang ikinakarga sila sa mga truck ng buyer. Tsaka ayaw natin isipin na sila kakatayin. Hindi niisip ko na lang na sila ay aalagaan pa kasi napapaiyak ako kapag siyempre nag-alaga tayo ng ganitong mga klaseng baka. Yung mga baka kasing ganito ay kilala yung kanilang mga amo. Malayo pa ay nakatingin na sa iyo. Yung malapit pero meron talagang baka na mailap katulad nito. Si Abintos. Matagal na rin namin alaga ito. Maliit na maliit pa to. 28,000 ang bili namin noon. Ito noon. Tatlong taong alaga na ito. Pag 5 taon na ibenta na natin. So malalaman mo din. Yan, malalaman nyo din guys kung magkano mapagbentahan. Ito si Abintos ay mahaba. Matangkad. Lapad ang tainga. Kailang mailap. Simula kasi nung tinusukan siya sa ilong ay umilap na siya. Ayan. Nalapitan ko siya pa siya lumalayo. Ibang mga baka lumalapit. Ayan. Hi, Abintos. Oh, ganito yung aming mga baka. Sunod tayo punta sa iba. Punta tayo kay JR. Ito si JR. Ang pinakamaganda naming bulugan. Kayak na itong ipapakasta natin kay Rosalinda. Kung gito. Nabili din namin ito sa Padre Garcia. Ito yung ka-partner ni Garcia. Balagay nyo guys, magkano kaya ito ngayon. Yan. Isang taon mahigit naming alaga. Isang taon at ilang buwan pala. Yan. June, July, August, September, October. Isang taon at 4 na buwan naming alaga. Sa palagay nyo guys, parang pumayat yata itong sila. Magkano na kaya ito si JR? Ayan. Magkano kaya ito? 1 year and 4 months. Ang puhunan nito ay 42,500. Ayan.
Ito yung marami nagpapakasta dito. Ito siyang Brahman. Ayan. Dapat ito pala ipatatabain na malaki. Buhay na buhay ang pasong na itong baka ito eh. Ayan. Palagay nyo sa panahon ngayon, magkano na kaya ito? Pwede kayo mag-comment. Diyan kay JR. Ayan, pugi yan. So, punta tayo dito sa aming bakang gininaw. Yung anak ni si Ulila. Kasi yung tanda nyo guys, meron kami namatay na inhin. Lugi nga kami doon. So, yan guys. Simikat na yung araw. Sa ilang araw na pag-uulan. So, ito ang aming baka na gininaw. Nang ilang araw na pag-uulan. Ito, buti naman okay siya. Patakaw ito sa feeds. Wala tayong magagawa kung ialagaan natin sa feeds. Kahit alam natin na medyo lugi-lugi na tayo. Ito yung anak ng aming inahin na namatay na nabili namin ng 46,000 na ang sabi nila ang nakapagkasta daw noon ay malaking baka na malahi. Kaya ang ginawa ng mister ko binili, pero tingnan mo naman yung bisiro na lumabas para naman hindi ganun ka kaganda ayon sa kwento nila. Ayan o. Tayo nga dyan, parang may pagka-Tagalog. Oh. Tayo. Pugi, tayo. Ay, maganda pala. Babae pala ito. Ayan. Ayan, itong maliit naming ano, namatay ang inahin noon. Na nagkasakit. Na nung biniak na, hindi na hinintay na malagutan ng hininga. Ang ginawa, ikinatay na lang ang laman ng mga tiyan ay para mga plastic. Siguro matagal na yung naka, ano, sa kanyang katawan. Kapermi. Hi. Oh, ito si Ulila. Eh, lagi siyang meron ganun sa tabi. Ayan. Kasi kailangan na alagaan niya. Kailangan na alagaan sa feeds. Para, asa ano, grower ito, grower para tumaba. Kasi wala na nga siya nanay. Ayan, ito yung gininaw natin ba busero nung nakasagsagan ng bagyo, dalawang araw. At napakahaba talaga ng bagyo ay simula nung gabi magdamag tapos maghapon pa kahapon. So ito yung aming mga alagang kambing na hindi inilabas ng ilang araw din. Ayan. Ayan o. Oh. Dalawang anak niyan. Unang anak niya dalawa kaagad. Hindi sila inilabas noong kasagsagan ng bagyo. Nilagyan na lang ng dahon ng niyog sa kanilang kulungan. Ito. Ayan. Dalawa anak niya. Halos magkapareho na silang laki. Oh. Babae at lalaki ang anak. Dalawa kaagad. Ayan. Tapos ayun ang iba pa. Tinan mo yung ari niya. Ayan o. Oh. May... O, may titi. Tingnan mo. O, babae na may titi. Nakita nyo ba? Yan. O, sabi daw tumbo yung ganon. Yung sa dulo ng kanyang ano, ay may titi pero babae siya. Ito ay anak ng isang kambing namin. Ayan. Akala namin babae pero ang dulo ng ano niya ay may, may ano, may ari ng lalaki. Kaya yun yung sinasabi nilang tumboy. Ayan. Kita nyo ba yan? O. Oh. Hmm. Yun naman yung ari ng babae na kambing at saka ito. O. Oh. Magkaiba. O. Oh. At saka yung paibang kambing namin. Ito yung nanay nung tumboy na kambing. Meron din ba kayo yung ganon? Tumboy na kambing. Ayan. Ito yung ano, buntis na. Ayan. So, ayan guys, yung buntis naming kambing. Ayun yung anak niya, buntis na rin. Ayun. Magandang kambing na to guys kasi buntisin siya, madali siyang mabuntis. Itong kambing natin, itong malaki ng suso.
Pag nanganak siya, ilang buwan lang nangangandi na kaagad siya, nagbubuntis na kaagad. And kaya yung anak niya na sundan dapat nitong kanyang binubuntis, ayun na, buntis na din. O yun, oh. Magandang klaseng inahin kasi nga, buntisin. At ang kanyang anak ay walang sungay. Ang ano nito, ang pinagkasan nito ay ano, anglo. Ayan. So, yun lamang guys, yung update dito sa aming bakahan. Please don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Thank you! Happy farming!